Hey guys, hello, hello, hello po sa inyong lahat dyan. Welcome po, welcome. Pasok, pasok lang. Welcome po sa Laki Moon Girl 7. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Ako po si Livette. Ayos lang po ba kayo dyan? Ha, ating dude. Huwag kayong mag-alala. Ayos lang din po ako dito. Medyo magaling na ating sore throat. Diba? Gumagaling din eh. Kahit po paano, nababawasan ang sakit na lalamunan. Shout out po pala kay Miss Lorraine Naz from Miss Lorraine Paging. Miss Lorraine Paging. Hello po, Miss Lorraine. Shout out po kay Miss Lorraine Naz from Japan. Isa po siya sa libo-libo nating Pisces Angels. Ang reading po na ito ay para sa mga Pisces, tungkol po sa pag-ibig, romance, soul connection, o iba't ibang klase po ng relasyon. Ito po ay para sa collective, timeless. Kung kailan po nyo ito mapanood, ay yun po ang tamang oras at nakatakda na marinig mo ang mga mensaheng ito mula sa ating universe spirit guides, mga gabay natin sa liwanag at mga angels, mga anghel. Maari nyo pong pagbalibalita rin ang mga karakter o senaryo, depende po kung kayo ay babae o lalaking Pisces. Alimbawa po, kung babae ang tinutukoy dito sa senaryo at babaeng Pisces ka, ay maaari mong isipin o palitan at gawing lalaki ang karakter kung sino man ang tinutukoy sa readings mo. Paki-skip po o huwag po ninyong intindihin kung may mga enerhiya, sitwasyon o senaryo na hindi po sakto o hindi tumugma po sa inyo. Hayaan nyo lang dahil kailangan din po itong marinig ng iba. So maraming salamat po sa mga nag-subscribe, like, and share. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe. Subscribe na! Okay. Kung di pa nakasubscribe, thank you po. Mahal ko kayo. Okay. Diretso na tayo agad-agad. Huwag natin patagalin to, Pisces. Napaka-intuitive mo. Intuitive nyo, mga Pisces. Kaya naman talagang nakakamit nyo kung nakakamit nyo yung pinaka-the best na emotional relationship. Napaka-romantiko mo at gagawin ang lahat para lang mapasaya ang minamahal at maging balanse ang relasyon. Kaya naman, di ka masyadong interesado sa mga relasyong sa palagay mo ay di rin naman magtatagal o yung laro-laro lang. Gusto mo ng love or romance connection na talagang panghabang buhay hanggat maaari. Mas minamahal ka ng partner mo dahil hindi nawawala sa puso mo ang maglingkod o tumulong sa inyong community, komunidad o ano mga grupong inyong kinabibilangan dahil sa mga magaganda mo katangian ay talagang napaka-loyal sa iyo ng iyong kapartner. Yay! Dahil alam mo na kung ano ang kailangan ng iyong partner o yung ng iyong jowa o asawa kahit hindi ito magsalita o magsabi sa iyo. Kaya kahit pa ang kapartner mo ay hindi masyadong expressive. Ano 'yon? Yung hindi marunong magpahayag ng nararamdaman o ng gustong sabihin, ay ikaw na mismo ang gumagawa ng paraan para mapag-usapan nyo o maayos ito at talagang pinahalagaan mo ang komunikasyon sa pagitan nyo at talagang mahaba, 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 napakahaba ang iyong pasensya at pangunawa mo para ayusin ang mga issue at gusto mong maging komportable ang iyong kapartner sa lahat ng bagay, lalo na sa komunikasyon. Okay. So, dito na tayo. Simulan na natin sa reverse. Puro reverse. Mga reverse sila. Nakabaligtad. Ba't kaya nagbaligtaran to mga to? Connect-connect talaga ito. Ito, pansin ko pag lumabas ang death card, lumalabas din ang tower card. Pero, teka na muna. Huwag na muna natin silang intindihin. Dito muna tayo mag-focus sa ito, mga nakabaligtad na yan. Okay? So, death card reverse. Ten of swords reverse. The tower reverse. So, mga nakabaligtad sila. So, lumabas itong tatlong cards na to ng nakabaligtad at magkakadikit pa talaga, no? Magkakatabi, connect-connect yan sila. Tingnan natin kung bakit. Kaya naman, ang iba sa inyo, yun nga, nakikita kong kasalukuyang nahihirapan o nasa isang toxic o negatibo o hindi healthy na relasyon
romance o relasyon sa pamilya o kaya kaibigan, oo, masakit pero hindi mo pa basta-basta bibitawan, tatalikuran, o kaya ay kaya mo pang magkiis, nasasaktan pero pinipilit mo pa rin kayanin at palampasin lahat. Kahit parang sasabog ka na at talagang whoo, napakabigat na yan sa dibdib mo, ay tinatanggap mo na lahat ng yan dahil marami kang inaasa si Isipa. Sorry guys, peace, peace. Marami kang isinasa alang-alang, OMG, na mga pwedeng maapektuhan pag nagkataon na umalis ka sa isang commitment o toxic attachment o kung ano po yan. Two of Pentacles, ito, okay, Two of Pentacles at Three of Cups reverse, na nakabaliktad na naman si Three of Cups, and siya, ayan po siya, ay, ang iba sa inyo ay may natapos na na third party issue, okay, na relasyon, may, sa pang napansin ko rito, may namamangka sa ilog. Okay, namamangka sa dalawang ilog. Bakit kasi sa dalawa? O may dalawang importante at parehong matimbang sa'yo na hindi kayang pakawalan o iwanan o iwasan, o kaya ang isa, no? Ngunit nakikita ko rito sa iba ay ang babaeng involved, kasi babae, kutub ko lang, sabi ng ating spirit guides, babae siya. Okay? Sige. Sige po. Ito na. Ito nga. Nakikita ko nga dito na ang babaeng involved, ang siya namang iiwas dahil ayaw niya ng ganitong conflicts at komplikadong relasyon. Dahil din siguro may namamagitan o namagitan. Ito po. Gitnang gitna si Ateng. Si Justice card. Alright. Namagitan si Justice card na talagang gumitna na siya sa isang lihim na relasyon o third party issue, third party, okay, sword na pwedeng pamutol. Ito yung kanyang sword, yung kanyang espada, guys, ayan, sword na pwedeng pamutol ng isang relasyon, emosyon, maling relasyon po, ah, kaklaruin ko lang po, na isang maling relasyon, emosyon, bagay o sitwasyon, syon-syon, puro ba syon to? Okay, na hindi makakabuti para sa isang tunay at wagas na relasyon, relasyon na naman, relasyon o pag-ibig, okay, or air energy po ito. Siyang gumawa ng paraan para maputol na ang ganitong kahibangan, kaya naman may lumabas din, di ba? Sabi na nga ba, lalabas talaga eh. Lalabas at lalabas. Lalabas at lalabas yan. Kasi may kakaiba dito sa dalawang to eh. May pinaggagawang kakaiba. Okay. Lumabas na yung Justice card. Yun nga. Talagang nakikita na, lumalabas na ang katotohanan, lumulutang na ang basura. Basura. Lumulutang na sa ibabaw ang mga nakatagong di magandang nangyayari na wala kang kaalam-alam. Nabubunyag, o kung sino man 'yon, kung sino man yung taong 'yon na walang kaalam-alam, okay, natutukasan, nabubunyag na, no? Nabubunyag ang mga dapat mabunyag sa relasyon o sa taong involved. Okay? Sa taong involved, malalaman mo ang mga bagay o tao kaya ay sitwasyon na lalo na sa relasyon na may kakaibang nangyayari na hindi mo alam o kaya may ginagawa. Halimbawa, ano, palitan lang to, vice versa. Halimbawa, ikaw yung may ginagawang hindi alam ng partner mo, mabubunyag, talagang lulutang yan sa ibabaw, malalaman. Bawa, ganun, pagpalitin mo lang din yung senaryo o sitwasyon, ilagay mo naman yung sarili mo sa kanya, at ganun din sa kanya, pagpalitin mo na lang. Okay, dude, Ateng, magulo po ba? Sige lang po, tuloy lang natin. Okay, yung mga yung nga mabubunyag,
malalaman mo mga bagay o tao, sitwasyon na lalo na sa relasyon na may kakaibang nangyayari nga na di mo alam, at ang sword na iyan, ito, tong sword na ito, ng justice card, ang magtatama ng mali. Okay? Magtatama ng mali. Ano po ba yan? Magbabalanse, magbibigay ng hustisya sa kung sino yung agrabyado at nasasaktan. At magpuputol ng mga nangyayari na makakasira o nakakasira po sa isang napakagandang relasyon. Maari ding ang taong ito ay isang Libra. Okay? Libra. O kaya po kung hindi naman po Libra, hindi po sumaktong Libra yung taong yon, maari pong enerhiya o elemento po na kahalintulad ng Libra, air energy po. Okay, ang iba sa inyo na hindi naman involved, hindi po involved sa ganitong uri ng conflict o toxic na relasyon na may third party, okay, may maaring sa pamilya o mga kaibigan mo naman ito nararamdaman o nararanasan, yung bang parang may mas yung pakiramdam parang mas malapit masyado ang dalawa mong kaibigan, masyado silang close kaysa sa'yo, o ang dalawa mong kapatid ay mas malapit sa isa't isa kaysa sa'yo, ganun yung pakiramdam mo, masigit ang atensyon sa isa kaysa sa'yo, o ikaw naman ang naninimbang sa dalawa mong matalik na kaibigan o mga kapatid, dahil nga sa magkaiba sila ng magkaiba sila ng ugali, ngunit pareho silang importante at matimbang naman sa puso mo. Okay, lipat na tayo kay King of Cups. Ito naman, King of Cups, Ace of Cups, at Two of Cups. Ayan, tatlong yan. Kitang-kita ko rito. Kayo ba kita nyo, guys? Kitang-kita ko rito sa pagkakatabi-tabi pa lang ng mga cards na ito, si spread nyo, guys, na may mag-aalok ng tunay na pag-ibig, emosyon, soul connection. Pwedeng romance po ito, pwedeng iba't ibang uri po ng relasyon na po yan sa inyo po, dahil ang mga cups ay simbolo po yan ng emosyon, passion. Ito na naman kami sa Sean. Assumption. Okay, emosyon, passion, pagmamahal, biyaya, at pagmamahal sa'yo ng langit o ng universe na wala pong limitasyon. Walang limitasyon, tuloy-tuloy at umaapaw na agos ng tubig sa cups. Ayan, maagos. Malinis na pagmamahal. Okay, mararanasan mo ito. Single ka man, may partner, may asawa, may jowa, ay ganun din ang inyong mararamdaman. Maaring ang iba sa inyo ay sa ayaw mo at sa gusto ay nakatadhanang ma-engage. Wow! Congrats, ateng dude! Ma-engage o kaya po ay maikasal. O kaya po mag-start na pong magplano ng inyong pong marriage. Inyong pong magplano na po para sa mga susunod na buwan na mag-start na po kayong mag-prepare po para sa inyong kasal. O may dumating na totoong kaibigan, okay, na talagang magiging matagal ang inyong pagsasama at mas lalalim ang inyong pagkakaibigan. May pagmamahal at malasakit at magtutulungan po sa isa't isa. Damayan po. Siyempre, sama na problema dyan. Damay-damay na. Ang iba naman ay maaring makakilala, o kaya ay makilala mo na si Twin Flame, o kaya si Match Made in Heaven, o kaya yung iyong sinasabing nakatadhana sa iyo sa iyong paglalakbay o biyahe, doon mo siya makilala. O kaya ay short trip yon, mga maikling biyahe lang po, pwede po yan, doon yun na ma-meet, doon yun na makilala si
twin flame, si soulmate, si match made in heaven, si perfect match, sino pa ba, si tadhana, si the one, the one. Okay. Ang iba naman po ay makikilala mo siya sa nakikita ko rito, sa spread mo, sa energy. Ang iba po sa inyo, makikilala niyo siya sa isang handaan. Pwede po sa isang bar, yung may inom-inom, ganun po, inuman. O sa isang, o kaya po, party, pwede po. So, party, sa isang gathering, o sa isa pong sa coffee shop. O kaya po ay sa beach, o kaya naman ay sa swimming pool. Yan na, ang dami ko ng clue. Okay, may makakapag-asawa o kaya po ay magkakajowa ng tara, magkakapag-asawa o magkakajowa ng ibang lahi po, foreigner. Okay, sa mga gusto pong yan. Sa ganun po, okay. Magkakaroon po kayo ng ganun. Foreigner po o ibang lahi o kaya po iba ang nakasanayang kultura o kaya po ay tradisyon. Alright, usod na tayo, usod kay Thinking Man at kay The Thinking Man at saka po kay The Thinking Woman. Ayan po. Ayan. Okay, magkatabi sila. Pagkatabi na Thinking Man at Thinking Woman, nakikita kong iba sa inyo. Ayan, kita nyo po ba guys? Lalaki man kayo o babaeng Pisces, ay minsan sa buhay mo ay may naaalala kang isang Cancer, Scorpio o Libra na naging bahagi ng buhay mo. Nagkaroon kayo ng matinding connection sa isa't isa. Maaring iba, hindi po yung connection ng ano po yung mga internet ano, scam po yan, hindi po, matinding connection, soul connection, heart po, heart, sa puso po yan, connection sa isa't isa, sa romance po yung sinasabi ko guys, yun po yung connection na yun. Maaring naging komplikado sa ilan po dito nakita ko, maaring ang naging komplikado at may conflicts nakita po ko rito, komplikado po siya. So may nasaktan na iba, may nadamay na iba. Okay, ngunit di na talaga siya nawala sa isip mo, sino man to. Kung babaeng Pisces ka, naalala mo si Thinking Man. Kung lalaki ka naman, naalala mo si Thinking Woman. Okay, di siya nalis sa puso mo. Sabihin nang matagal na kayong di nagkikita. Sabi natin ganun. Matagal na kayong usod lang tayo ng konti. Okay guys. Matagal na kayong hindi nagkikita. Wala ka ng balita sa kanya. Ay nandun pa rin yung iyong pag-aalala sa kanya at konting pagmamahal. At iniisip kung naisip ka ba niya minsan, paminsan-minsan, kahit papaano, kung sinisilip ka pa rin ba sa kaya niya sa social media, Facebook, Twitter, or IG, o kung nagtatanong-tanong ba siya tungkol sa'yo, sa mga kakilala niyo, sa mga naging, naging mga kaibigan niyo. Okay, dahil katabi niya si Thinking Woman, ay nasagot na ang tanong mo kung ikaw si Thinking Man. Okay guys, kung ikaw si Thinking Man Pisces, nasagot na yung tanong mo dahil katabi niya nga si Thinking Woman. Ay yun nga, ganun din, naiisip ka niya parate, naalala ka sa kahit anong sitwasyon niya sa buhay niya ngayon, gusto pa rin niyang malaman kung ano na lagay ng buhay mo, o kung may karelasyon ka na ngayon o wala, kung ano na. Okay lang ba kayo? Kung may nagbago sa nararamdaman mo kahit sa tagal ng panahon na wala ng balita sa isa't isa, maging sa social media, wala ng komunikasyon, may nagbago ba sa nararamdaman niya sa'yo? Nasasabi ng Thinking Woman sa sarili na kumusta na kaya siya? Ano na kayang itsura niya ngayon?
masaya kaya siya sa kasama niya o sa kapartner niya o sa bagay niyang jowa? Naisip kaya niya ako? Naalala kaya niya ako? Sinisilip kaya niya mga post ko sa social media? Sinisilip niya pa rin kaya ako sa FB? Mga post ko sa FB, sa Twitter, basta sa social media, IG, yan, Instagram. Okay, guys. Baba na tayo. Ay, usod na tayo dito. Rest and rejuvenation, broken heart in reverse, tapos angel of love. Eto nga. Angel of love. Kung anumang problema ang naranasan o dumating sa inyong relasyon, sa pamilya yan, kaibigan, jowa, kapartner, ka-live-in, ay tiyak na magkakaroon ng healing, okay, kagalingan, tiyak po yan, kagalingan ng pusong nawasak, wasak, nahati, nagkagutay-gutay. Kita nyo ba, guys, nagkagutay-gutay siya. Woo! Kawawa naman si puso. Ay, Diyos ko po. Okay, wasak na wasak. Hating-hati. Hating-hati sa gitna. OMG. Nagkagutay-gutay sa sobrang sakit. Dulot ng iba't ibang napaka-toxic na problema o sitwasyon. O kaya po ay, yun nga, involvement po dun sa taong, yun nga, sa taong na-involved sa inyong relasyon. Baligtad na, okay, guys? So, chill ka na lang dyan. Baligtad ng broken heart card mo, Pisces. Kaya naman, huh! Makakahinga ka na. Makakahinga ka na ng maluwag, dude. Makakapag-chill-chill na si puso mo at magiging handa na sa mga bagong darating na pag-ibig o fresh na sa bagong relasyon o sa mga may partner naman ay magsisimula ng bagong estilo ng pagmamahalan, bagong paraan ng pagpapakita ng tunay na emosyon, pag-ibig at romance din po. Mas magiging malapit pa sa isa't isa, yun nga po pag couple, yun po yung may kapartner na, no, may kalibin, may asawa, may jowa, okay? Mas magiging malapit po sa isa't isa at mas mapupunan nyo ang puso ng bawat isa ng umaapaw, okay? Yan, connect-connect po yan, lahat ng cards connect-connect, okay, yan, umaapaw, ulit-ulit, yan po, umaapaw po yan na emosyon, pagmamahal, mas magiging super close na po kayo, magiging close na kayo at mapupunan nyo ang puso ng bawat isa. Yun po, nang umaapaw at tuloy-tuloy na daloy ng pag-ibig, passion, pag-aalaga, pagbibigay ng importansya po sa isa't isa. Pagpapahalaga sa isa't isa. Alright. Magiging relax. Relax ka lang dyan. Magiging relax ang puso o ang damdamin. Gagaan ang kalooban. Yan. Diba? Relax. Relax na relax. Gagaan ang kalooban nyo. Ikaw, pati na rin yung iyong kapartner. Okay, guys? Ayan. Pati na rin ang iyong asawa, kapartner, jowa, ka-live-in, okay? O ano po mang klase ng ano yan, relasyon meron kayo ay talagang, yun nga. Pati po, kung sino po, kung anong klase po relasyon, pamilya, kaibigan, yon. Kasama na rin po yan, hindi po naman puro lang po ito sa romance po ng pag-ibig, sa iba't ibang uri na po yan o klase ng pag-ibig. So umaapa po na pagmamahal at importansya po, pagpapahalaga po ng ibang tao din sa inyo o ng inyong pamilya, ng inyong mga kaibigan at pati na rin po ng inyong minamahal. Yan, okay, kita-kita po tayo ulit. Mahal ko kayo. Love and light and peace.